Good morning! Magandang umaga, magandang medyo makulimlim na Miyerkules ng umaga sa Simbang Baklaran po. Ha? Today is April 20. Uy, happy Mansari ha, mahal ha. April 20, 2022. 19 days to go bago mag-eleksyon. Ha? On May 9, that is 19 days to go. Kaya lahat ho, eh, medyo aligagana ha. Napakarami yung mga... kung ano-anong mga lumalabas na information, kagaya ho ng balita ni Celia Ortega Bueno kanina, yung panawagan po ni Senator Bongo, eh dapat lang ho. Well, the president have spoken, hindi ho pahihintulutan ng gobyernong ito na dapat lang naman na magkaroon ho ng anong uri man ng kaguluhan come election day or even before election day. Yung parang ano yun, lumang kaga. Wala hong ano yun eh. Wala hong kahihinatnan yun eh. Kung totoo man yun, at kung sino man yung mga nagpaplano, o sino man yung mga nagpapakalat ng balitang yun, sana ho fake news na lang yun. But still, we would like to salute the Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines, the intelligence group ng ating pamahalaan, President Duterte for that matter. They are not taking it sitting down. They are not taking it for granted. Talagang ang Pangulo ho eh nagbigay na ho ng pahayag. We will enforce the law. Hindi ba? We will enforce the law. Hindi ho pwedeng lahat ho ng mga kandidato mananalo. Isa lang ho mga mananalong presidente. Isa lang ho mananalong vice-presidente. Ganun ho yun. Ha? Instead ho na isipin natin yung mga ganyang... plano-plano, balak-balaki na yan, eh bakit hindi ho tayo magtulungan? Ay sige, laban tayo sa eleksyon. Kung sino manalo, tapos na eleksyon, tulungan na natin. Ang dami hong problema ng ating bansa. Sa galing-galing, well, sabi ho ng DOH, wala pa hong Omicron XE yata sa ating bansa, well and good. Pero ito hong mga darating na araw, on Saturday, marami hong mga malalaking rally ang gaganapin. Meron po dyan sa makapagalabi nyo. I think yung kampo ng Lenny Kiko ang magsasagawa po ng rally dyan. Meron din hong balita na baka magsagawa naman sa MOA Arena itong BBM Sara Team. Bako po. Eh parang ano yun. Anyway, eto ho, kagaya nitong problemang ito, hindi pa ho maganda huga-huga yung mga tao dyan sa Baybay City Leyte. Eh. Nasa linya ho natin si Mayor Carlos Cari. Mayor, magandang umaga po. Kung masasabi po nating magandang umaga po sa inyo sa Baybay, Mayor Cari. Oh, magandang umaga rin po, Vic. Opo, kamusta na po? Kamusta na po ang Baybay Mayor? Ito, maraming problema ang hinaharap. Meron tayong mga kaya kababayan dito na wala pang tirahan, no, dahil sa landslide. Oho. So, meron kaming nahanap na lupa na paglilipatan nila, pero pinapa-aprubahan pa natin ito sa DNR at sa National Disaster Risk Reduction Council. Once na ma-desisyonan na, eh, umpisahan na natin yung temporary shelter nila. Ilan hong katao, pamilya ang pinag-uusapan natin, Mayor? Nako, yung isang barangay, yung barangay Cantagnos, meron silang 159 households, no? Malamang ganun karami ang kailangang bahay. At yung isang barangay naman, barangay Mailhi, meron silang dalawang sityo na merong 120 families na kailangan din i-relocate. Meron ring pinag-aaralan na isang barangay na understudy pa ng ating composite team, no? Kung inaalam kung delikado ba yung lugar nila sa landslide. So marami-raming kailangang bahay. Ay no. Oo nga ho eh. Not to mention ho yung mga casualty pa, Mayor. Ano? Kamusta ho yung ano? Search and retrieval operation. Kamusta na ho yung mga biktima? Grabe. Yung search and retrieval natin, no? Tinigil na dun sa dalawang barangay. Yung barangay Bunga at Maili, tinigil na. Mula kahapon. Tapos ngayon patuloy pa doon sa barangay Cantagnos. No, yun na lang ang search and retrieval natin. At yung ilan pa ho? Yung casualty natin na umabot na po
kahapon, no, umabot na sa 123. Tapos may 66 people po, 66 na missing. Missing. Okay, okay. Sa ngayon ho, Mayor, ano hong tulong ang kailangan ng inyong lugar? Ano ho ang unang-una? Because you know, with the so many people na wala hong matiran, ituloy-tuloy ho pangangailangan niyan, tubig, pagkain, lalo-lalo na ho yung mga diaper sa mga bata, yung mga buntis, yung matatanda, paano po yun? Ngayon, ano, nasa evacuation center sila, maliban doon sa mga may sugat, nasa ospital na admit. Meron namang provision sa pagkain, tubig. Ang inaalala lang namin yung siyempre yung evacuation center hindi design na pang matagalan. Yes. So ngayon kailangan madaliin namin yung mga palikuran nila saka yung ina-manage naman yung disposal ng mga garbage tapos pinapaalahanan din lahat ng evacuees na magtulong-tulong tungkol sa responsibilidad rin nila doon sa lugar. Yes, yes. Oo. Kasi, siyempre, hindi rin ho natin maiaalis. Napakarami po niyan. I can imagine po, pasintabi po sa mga nag-aalbusal. Yung mga palikuran, ano, Mayor, ano, pinaka-importante po yun. Yun ang pinaka-uunahin muna sa mga evacuation centers. Tapos, ngayong araw, malamang madesisyon na, no? Kasi meron na kaming tatlong areas na pinopropose para sa possible relocation, no? Ma-decisionan siguro ngayong hapon. Once na maano na yan, ma-determine na. So yung plano na gawa ng temporary shelter muna, yun ang pwedeng meron ng pre-construction siguro na maumpisahan. Oo. Siguro naman, nakaready na at meron na ho kayong mga materials ano, for the temporary shelter, Mayor? Ito, pagtutulong-tulungan ito no, ng local government natin dito sa city, provincial government, at saka yung national. Kasi madalian itong temporary. Yung long term naman gagawin ng NHA, national ano naman yun, national effort yun. No? So, kinukompleto lang namin lahat ng requirements tungkol dyan. Oo. Okay. Mayor, maitanong ko lang, ano, bakit ho maraming namatay? Nabigla ho ba sila? Hindi ho ba sila nakapaghanda? Parang, what happened? I mean, what happened? Nakakalungkot po yung sitwasyon na yun. Sitwasyon po ninyo. Alam kong, naku eh, buti hindi sumasakit ang ulo ninyo. kailangan natin harapin ito eh. Walang ibang dapat na gumalaw, kundi yung gobyerno ngayon, dapat harapin talaga itong problema. Alam mo kasi nung nangyari ito, meron tayong alert signal number one, storm signal number one. Okay. Tapos, yung bagyong agaton, imbis na tumawid, hindi nakatawid dahil hinila nung isang bagyo. Tumigil Masyang. Dito. Oo, yung kaya agaton. Kaya binugbog kayo. No? Yung usual protocol naman sa storm signal number one, implemented naman. Meron tayo kasing 62 areas for evacuation. Implemented yun lahat. Ang naging problema, yung volume ng ulan na concentrate lang dun sa tatlong araw. Bali yung ulan ng isang buwan, volume ng isang buwan, times 8 mo yun, yun ang binuho sa tatlong araw. Kaya na-saturate talaga yung mga lupa dito. Tapos meron tayong meron kasing university dito, yung Agricultural University, meron din silang weather station. So nakuha yung datos ng volume ng ulan na dumating. No, na binuhos dito sa Baybay. Umabot pala ng more than 900 millimeters of rain doon sa tatlong araw. Kaya, yung mga lugar naman ito,
nangyari ang landslide, walang history ng landslide dito. Yeah. Sa sobrang dami ng tubig eh. Ano lang, talagang na sobrahan lang na to the point na bumigay na dahil sa bigat ng tubig. That's correct. And this is the first time na nangyari po yan, Mayor. I mean, you know, history will speak na, bumabagyo sa inyo, I'm sure, pero hindi ganyang katindi. Opo. Kausap ko rin lang yung mga residents, no, yung mga nag-survive. Sabi nila, mga parents nila, dyan na rin lumaki sa lugar nila. Correct. Wala namang history correct. Na nangyari yan. At saka kung pag-aaralan, visually lang, no, yung barangay Cantagnos, 90% kasi na tabunan. Yung likuran ng barangay, malawak na na rice field. Okay. Tapos yung pinanggalingan ng lupa, malayo sa barangay, mga more than 1 kilometer pa. Ba, malayo tapos, pa? Mapang? Malayo pa, oo. Oh, nag-liquify kasi siya, nahulog. Merong momentum, inabot yung barangay. Yeah. Ang mga sugatan po sa ospital, kamusta po naman ang ating mga doktor, ang ating mga nurse? Not to speak, of course, sa mayor, yung COVID pa, no? Naano naman sila, na-treat naman immediately kasi capable naman yung ospital, no? Maski nagsabay-sabay very sila. Good. Nung nangyari yan, more than 100 yung dumating na puro sugatan. Karamihan sa kanila, malalaki ang sugat. Pero natugunan naman yun ng ospital. Saka maraming doktor na dumating, tumulong. Kompleto naman yung mga gamit, ready naman. So, na-treat sila. Meron lang tayong dalawang pasyente na ilinipat sa regional center dahil kailangan ng mga CT scan, kailangan ng espesyalista. So, maayos naman kaligaya nila, no? So, yung mga minor lang injury na sa evacuation center, patuloy naman binabantayan, binibisita sila sa mga evacuation center. Yun lang malalaking admitted. Ang dinala sa regional. So, sa ngayon ho, kompleto naman ho kayo ng supply, mga pagkain, I just can imagine, siyempre. Ang mga mga pagkain ng bata, ng mga sanggol, gatas, mayor, lampin. Marami namang tumutulong. Ngayon, very good. That's nice to hear. Nagpapadala ng maraming nagmamalasakit sa mga evacuees natin. Minsan nga, nagdodoble. Kaya kailangan din iplano yung pagdating ng mga, tulong. Yeah. Oho. Okay. So, yun lang sa nakakalungkot. Challenge ngayon, yung facility sa evacuation center na kailangan maitayo namin kagad. Okay, so are you expecting today na maaprobahan ng DENR yan? Yung it has to be dapat to mabilis. Di ba? Ngayon pong after lunch ang meeting, kasama po ang mga taga-national. Malamang okay. Na andito rin po ang mga taga-NHA mamayang hapon para pag-usapan na yan. Ready so, na rin yung mga plano. Mga tinigil lang. Opo. Ready na rin yung mga plano. Yung engineering at planning office natin, nakahanda na rin para mag-present. Hintayin na lang natin mamaya kung anong resulta ng meeting. Oh, how long will it take for you to build up the temporary shelter, Mayor? Magiging convergence kasi ito, no? Ang city government, hindi naman ganong ka-kompleto sa resources. So, depende rin sa tulong ng ibang ahensya. Okay. Pero kami, dito, kung anong meron sa amin, makakapagsimula kami kaagad. Yeah. Asahan na lang natin correct. Dadating na tulong para matapos po. Okay. Ang supply ng tubig, walang problema. Kuryente, Mayor? Yung kuryente po, mga 90%, no? Energized na ang Baybay City. Pero ang problema natin yung tubig kasi halos lahat ng water system, pati yung mga barangay, no? Putami. Halos lahat na apektuhan. Nasira yung mga intake, na-wash out yung mga tubo. Pero
Sinuplayan na natin, no, ang mga barangay ng materials. Kasi tulong-tulong na to eh. So, ina-expect natin yung mga dapat barangay ganun, na sila dapat na, ganun. Sila na po ang gagawa. Tapos yung main water system sa poblasyon, meron kaming apat na source. Yung tatlo po na restore na. Pero mahina pa rin, no? Medyo lang kailangan ng panahon itong pang-apat na source na may hatid sa aming poblasyon. Katuloy naman ang tulong dun ng ibang bayan, nagpadala sila ng mga water truck kasi hinahatid yung tubig ngayon sa mga parte ng poblasyon namin. Oho. Matagal ko na nga ho kayong gustong makapanay ang mayor dahil ako'y kinikilabutan pag naririnig ko po. Napakaganda po ng Baybay City eh. Tapos nangyari nga ho yan. Wala naman ho tayong problema. Pasintabi po ulit, Mayor, sa mga morgue, sa mga puninarya with so many casualties. Na-manage naman natin ng maayos, no? Kasi meron tayong task force in managing the missing and the dead, no? Nung masi nga Easter Sunday, nagdibing kami, no? Pinuntahan ko yung grupo natin na nagdibing. Halos araw-araw, meron tayong dinilibing doon sa Memorial Park. Inayos naman natin na sabi ko nga, lahat dapat may sariling kabaong, hindi dapat mass grave ang tratar natin, dapat may dignidad. At sagutin na lang ito ng gobyerno, sagutin na lang ng city government. Naku, maraming salamat ho, Mayor. Kamusta ho ang commercial area ng Baybay as we speak, Mayor? Patuloy naman, no? Parang normal naman, maliban lang doon sa mga affected na na lugar. Ako, hindi na ako nakabisita sa downtown namin. Hindi na ako nakapasyal dahil kahapon lang, no? Pinuntahan ko yung mga pamilya nung may hinahanap pa kasi kinausap ko. No, kasi nagdesisyon na po na itigil na yung retrieval doon sa itigil, no? Oo, kinausap ko yung mga pamilya na gano'n na nga ang pasya ng DRM, no? Itigil yung So medyo masakit, no? Masakit ramdam po natin gayon. Yung na iiyakan ko sa harap. Oo. Ilan ho yung hinahanap doon sa pinatigil na operation? Lima po. Doon sa isa, sa barangay Mailhi, apat, no? Tapos yung isa, sa barangay Bunga, may isa. Hindi na mahanap eh. Marami nang nahalungkat. Wala na. Matagal na eh. Alam nating masakit po talaga sa damdamin ng mga pamilya po yon. Pero syempre po, iniisip din ho natin yung mga nag-ooperate, yung mga nag-rescue, yung mga nag-search team dahil siyempre kapakanan po nila. Another concern, wala naman disease siguro, no? Yung sa dami ho ng mga nasawi, wala naman ganun, ano? Wala hong mga disease, wala hong mga epidemia, yung mga ganun ba? Pag marami hong namamatay, di po, wala. Very good, very good. Wala po. Alright, Mayor, it's nice talking to you at wag ho kayo magkakasakit at kailangan po kayo ng tao sa Baybay. Kailangan po kayo ng tao sa Baybay at wag kayo mag- And good luck sa meeting nyo mamaya. Good luck. Magpa-follow up kami sa inyo, Mayor, ha? Okay, salamat, ingat po, salamat ingat. Po, ha? God bless you, God bless you. Sa mga tumulong at nagdasal. Salamat. Yes. Salamat po. Si Mayor Carlos Cari. Naninghilid yung luha ko. Pinakamasakit po yun eh, yung ititigil po yung paghahanap sa mga taong nawawala. You know, the agony of how you will accept it na wala na, it's done, it's finished, it's over. Diba? Yun ang nakakalungkot doon eh. Anyway, sabi nga nila, life has to go on. At marami po talaga ang penerwasyon itong si Agaton. Tumulong pa po itong basyang. Yung pala istorya noon. Dadaan lang dapat yung Agaton. Pinigilan ng basyang. Dinugbog yung Baybay nung Agaton. Nabarahan, ano? Nabarahan. Parang hindi ho nakasibat kagad yung Agaton dahil wala eh. Hinigop nung basyang eh. Papalabas. Yun ang alam ko eh. Dadaan lang ho yung Agaton eh.
At well, mukha naman ho matatag si Mayor Cari at kakalungkod. Baka may mga nakikinig ho sa atin, ano? Baka meron ho kayong mga paraan, yung mga malalaking kumpanya, meron ho kayong paraan na malaman kung ano ho po, ano pa ho ang mga pangangailangan dyan sa, not only bye-bye, ano, but dun sa mga lugar, nakalimutan ko na, na talagang sinalanta po nitong bagyong si Agaton. Alam nyo, sa ganyang mga sitwasyon, matagal ho ang problema rin eh. Kahit sabihin nyo ngayon, maganda ang sikat ng araw sa baybay or any place for that matter after the storm. Yung long-term problem eh. What is that? The evacuees. Oh, eto, sana naman ho ang DNR dun sa may Leyte. Eh, wag na hong magpadili-dali. Aprobahan na. Dapat nga ho eh. Parang hindi ko naman alam kung anong proseso dyan. Ano? Eh, baka naman ho hingan nyo ng isang bodegang papeles ang gobyerno dyan sa baybay. Eh, aprobahan nyo na ho. Total temporary lang yan. Meaning, you can make use of the land again after ma-settle ho itong mga taong ito. After mahanapan po ng permanenteng tirahan. Hindi ho natin medyo na aniyang dahil nahirapan din ho tayong mag-establish ng communication kay ano eh, kay Mayor Cari. Ngayon lang ho siguro na-clear yung mga servisyo nila ng kuryente, mga service provider nila. Eh, yan ho ang problema riyan. The long term, the after effect. Diba, nandyan ho yung mga evacuees sa mga evacuation center. Eh, ilan ho? Tatlong beses ho kakain yan sa isang araw. O yung mga bata, yung mga buntis, yung mga matatandang may sakit. Pero well and good, nakaraos naman. Pagamat yun nga, nakakalungkot. Marami ho ang nabiktima, marami ho ang namatay. Marami ho ang nawawala pa. Eh siguro ho, tulungan na lang ho nating palakasin ng loob. Ipanalangin po natin yung mga taong nawawalan po ng kamag-anak dyan po sa lugar na yan ng Leyte. Sana naman ho, itong summer medyo pahingahin ho muna natin ang Visayas at Mindanao. Even Luzon, pahingahin muna natin sa bagyo-bagyo. Sunod-sunod ho yan. Odet, Agaton, di ba? Basyang. Eh, napakahirap po ng sitwasyon, lalo na ho yung mga nasa gilid ng bundok. Alam nyo, yan ho ang sinasabi ng ano eh. I don't know if that is possible, no? Yung pag-aralan po natin siguro, yung pong hindi mo rin naman masisisi, saan mo ilalagay? Yung mga nakatira po sa gilid ng bundok, sa tabi ng dagat, nandun po ang kanilang ikinabubuhay. Hindi po, it's easier said than done eh. Na hindi, lipat kayo sa mas safe na lugar. Hindi ho ganung papayag kagad yung mga yun eh. Hindi ba? Yung mga nakatira ho sa mga gilid ng bundok. Eh, alam nyo, kung tutuusin nga ako, eh, minus bagyo, minus disaster, minus calamity, kasarap po manirahan sa mga gilid-gilid ng magagandang bundok. Nandun ho yung mga hanap buhay nila eh. Pero pag ganito ho mga pagkakataon ang dumarating, talagang siguro kailangan na ho tayo mag-isip for the resettlement of these people. Hindi ho kasi ganun kadali yun. Hahanap ka ng lugar na safe na malapit dun sa kanilang pinanggalingan. Hindi ho ganun kadali yun. Hindi ho ganun ka-easy yun. Di ba? Eh nakita nyo naman ho eh, sa mga bulkan-bulkan lang eh, talagang hindi ho nila maiwan-iwan. Even yung kanilang mga alagang hayop, hindi ho nila maiwan-iwan eh. I think this is one thing na ano eh. Ito ang isang bagay, ano yun, yung Mandanas ano. Yung bigyan natin ng liberty ang local government, if my understanding is correct. Na sila na ho ang bahala sa kanilang lalawigan. But at the same time, ayuda pa rin ho siyempre ng national government. Hindi ba? Yun ho ang mabilis ho kasing makakapag-react eh. Kagaya niya, yan ho mga nangyari niyan. Eh mabuti na lang ho, itong baybay eh, medyo magandang-gandang lugar ho ito eh. Magandang-gandang lugar to, medyo maayos-ayos ho ito. Eh tinamaan pa rin ho. Yun ho sana, no? Magkaroon ho ng, I don't know, how will the Congress do this? To create a bill or a law, ipasa po nila, SOP, hanapan ng ligtas na lugar, yung mga nasa gilid. Iba na ho kasi ang panahon ngayon eh. Nakita ho ninyo yun? Ang prediction, dadaan lang ho yung Agaton. Pinigilan ho, you see, the twist sa ating klima, the twist sa ating hong climate, yan ho yung climate change. Nakakalungkot to, pero ika nga eh, life has to go on. Ang solution ho dyan,
tulungan ho natin silang manalangin at manalangin po tayong lahat. Tama na po, Panginoon. Tama na po ang pandemya, tama na po ang mga kalamidad, please. Yung isang araw, kaya naman yung kahapon, umaga, lumindol ho sa Dabao, sa Katiil, yan, pinuntahan din ho namin yan, tinamaan din ho yan, I think Pablo. Di ba? Alright, moving forward, bago kayong alis, babalik po ang servisyo na po. So, Chocho, sa kapos yung Pekta Leon Lima, tambay lang ha, may sa ating mga Ronda Provincia. Servisong Lubos sa 882. Balik ko tayo sa ating Servisong Lubos sa 882 Live Report, Lungsod ng Maynila. Makulimlim, paring aya, Patrol 5, isang intro in air. DWIZ Patrol Report. Makulimlim. Ayo, Pangko, go! Marimbig. Boy! Magandang umaga sa ating mga kababayan. Makulimlim, pero biglang-bigla, papasikat ang araw. Biglang lumalabas. Kaya nga, yung ulap, makapal, pero pulo-pulo rin, ano? Iba na talaga ang panahon ngayon. Oh. Nandiyan yung na. Mga landslide, lindol, kaya nga. Away oh, politika. Iyon ang matindi yun. Sana matapos na, oo. Oh. Ito yung mga nag-file ng disqualification case kay BBM sa Comelec. Siyempre, masasama na naman ang loob nila dahil ibinasura na naman. Oo. Naku po. Binasura na naman ang yung disqualification case laban dito kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa lack of merits. Oo, problema naman ito. Sama na naman ang loob. Kaya dapat talaga matapos na kagad itong election nito para manambalik tayo sa katahimikan. Oh, kasundo-sundo tayo. Talagang ganyan talaga ang laban sa politika. Huwag naman natin masyadong... Sabi ko nga, paring Aya, sa isang laban, ano man yan, sports man yan, politika, isa lang ang mananalo, di ba? Isa lang. Dapat. So, alalahanin natin, yung bayan, kapakanan ng bayan dapat. Kapakanan ng bayan at mamamayan. Huwag yung mga pampersonal. Nakakalimutan natin paring Aya, meron pa tayong problema hindi matapos-tapos. Actually, problema ng buong mundo, yung pandemya. Di ba? Yan, no. Lalo na ngayon, inaasa na after nitong election, focus na naman tayo doon sa problema ng pandemya. Lalo na ito, huwag kayo magkakain ng Shanghai. Dahil sa Shanghai, lockdown, di ba, sa China. Ang aming report ay sinimulan na ng Commission on Elections yung deployment ng mga balota sa Pasig City ngayong araw, parang week. Ibig sabihin, yung deployment ng mga balota na yan, tuloy-tuloy na yan para sa nalalapit na May 9 local and national elections. At yan ang inaatabayanan natin samantala. Dalawang bayan sa Lanao del Sur ngayon ang nasa ilalim ng control ng Commission on Elections, yung COMELEC. Sinabi ni Comelec Chairman Saidamin Pangarungan na ang mga bayan ng Tubaran at Malalang o Malabang sa Lanao del Sur ay nasa ilalim ngayon ng Comelec control, alinsunod doon sa Committee on the Ban of Firearms and Safety Concern Resolution Number 1 na may petsang March 25, 2002. Maaring isa ilalim sa COMELEC control ang isang lugar kapag ang peace and order situation sa lugar ay maaring makaapekto sa darating na halalan. Iniyak din ng pinuno ng COMELEC na iimbestiga nila yung umano'y karahasan na may kinalaman sa eleksyon sa dalawang lalawigan. May mga pari lang kasi dito sa lugar na ito. Matinding kinukundina ng Commission on Elections itong mga nagaganap na mga karahasan dyan sa mga bayang nabanggit at ito'y pinaiimbestigahan ngayon ng COMELEC ayon dito kay Chairman Pangarungan. Anya, ang ganitong karahasan ay walang lugar sa halalan. Kaya naman naging aktibo ang COMELEC sa pagtataguyod ng mga kasunduan sa kapayapaan at pagbibigay ng mapagpasyang aksyon kung may mga banta na makakagambala sa isang mapayapang halalan. Doon naman sa ating mga kapatid na mga motorista no, na dumadaan dito sa Rojas Boulevard, dumadaan dito sa Jokno. Alam mo yung Jokno Street, Parimik,
dito sa may MOA. Okay. Punta tapat lang na gusali ng Senado, palabas ng CCP. Pinakamal na ng MMDA. Yung stop and go scheme ng traffic doon sa mga bisita natin mula sa iba't ibang bansa. Kaya medyo iwas-iwas muna. Pero wala kang madaanan dito dahil dinaanan ko rin itong Makapagal Boulevard, Parabig. Merong itinayong stage. May itinayong Sabado yata. Dito sa gitna ng Makapagal Boulevard sa may tapat ng gusali ng Philippine Airlines PNB. Sa Sabado yata yan. Magaganap na malaking rally dito. Sa Sabado yan, parating ayay yata, Lenny Kiko. Oo, alam ko, Monday pa yun, di ba? Advance happy birthday para sa Sabado. Manay Lenny, no? Mukhang, yeah. Kaya preparado na itong lugar na ito. Itong Makapagal Boulevard. At doon sa mga kaibigan natin, mga motorista, na tumatahak dito, mula Manila, patungo ng Coastal Road, ay kunting taste lang kung naaabala tayo sa daloy na traffic. Alam mo, ang impormasyon nga, ang impormasyon nga, paring Aya, ang impormasyon, meron Lenny Kiko dyan sa Sabado at may naririnig tayo, allegedly, Samoa, BBM Sara. So, trouble lang ang Makapagal. Ewan ko, ha? Balak sana ng grupo naman na Attorney Alex Lopez, yung kandidatang pagkakasal ng Manila. Gusto nila, dito sa may, no, dito sa lungsod ng Manila ay sagawa yung proclamation. Pero ayaw silang bigyan ng permit ng Manila City Hall. Patay tayo dyan. Malamang. Malamang. O, pati yung pangkat ni Congressman Amado Bagatsing na isa rin kandidatong alkalde ng Manila, ayaw din daw bigyan ng permit ng Manila City Hall. Kaya ang nangyayari, mga kandidato sila ng Manila, sa Manila sila tumatakbo, ang proclamation nila nasa Pasay. Ayaw silang bigyan ng permit ng Manila City Hall. Ito pala paring Aya, pinadala ng anak ko, the MMDA will implement a stop-and-go traffic scheme. Ito'y dahil sa World Travel and Tourism Council Global Summit yan, 2022. Mm-hmm. Ayun. Yeah. Kaya expect mo lang medyo. Walang kognayan niya sa politika. Oh. Nabamit ko lang yung politika. Dahil may nagtayo ng stage dito sa Makapagal. Yun ang matindi ron. Medyo nasabay. Okay, sige, pare nga. Medyo nasabay. Kaya nasabay. Yung aming mga tinadaan ng kalye rito ay apektado nga. Sa mga pagkakataong ito. Sa another report, this is Patrol No. 5. Ay, yung pangko na bulat. Simple Matodol Lakas. DWIC. Thank you, paring Aya. Oy, by the way, magandang umaga po ha, kay Boss Edgard Cabangon. Medyo kailangan makapag-usap na kami. Maplano na po ang coverage natin sa darating na halalan. Ha? Paring Bert Moso, tinext kita. At mapagplanuhan na natin yung ating balak. Itong mga umuugong-ugong na mga balitang ito, kailangan na weekend pa lang before Monday of May 9, medyo alert na tayo. At alam nyo, Marami ho tayong talagang trabaho sa darating po, not only sa darating mismo na halalan, pero sa araw bago maghalalan. Yan ho ang pinaka-critical dyan eh. Yan ho yung tinatawag namin ng araw na ano, yung gapangan. Eh. Nagkakaroon na nga ho ng problema sa Smartmatic. Hindi ba? So, well, paghahandaan ho natin yan. On the other hand, yung mga information ho natin sa ating mga kandidato po naman, sa ating kandidato serye, sabi ho ng mga kabataan, sa kampo po ni Isko, hindi raw sila nalintana ng bagyo. Susuka pero hindi susuko. Hindi raw inalintana ng mga youth volunteers, yung presidential candidate Isko Moreno, na lula ng bus ni Isko, ang bagyo. At sama ng panahon, matapos silang sugin, itong dapita na ba? Tumuloy-tuloy sila, no? Dapitan, Zamboanga del Norte, nitong mga nakaraang araw, ayon po kay Ma'am Ses Bayan, ng grupong ama ni Isko at team leader ng Visayas, Mindanao Bus ni Isko, naging challenging ang biyahe, pagtawid, nako, Dapitan City, pamamagitan ng Roro, kasi yung mga panahon eh, no? Well, sa kabila nito, 47 itutuloy daw nila yung kampanya. Tuloy-tuloy po ito, no matter what it takes, hindi ba? At patuloy po sila sa pag-iikot. Ito pong boost ni Isko na sinasabi natin, na nakita natin
Alright, sige, good luck po sa atin lahat. Good luck po sa lahat ng mga tumatakbo. Report muna tayo, Ronda Provincia. Melvin Machado, Naga. Melvin, Manoy, sa Inganoy. Banoy, patuloy na namamahagi ng mainom na tubig. Ang kapulisan mula Bicol Region na ngayon ay bahagi ng search, rescue and retrieval team na itinala ng Region 8 o tinadala sa Region 8 upang tumulong sa mga naapektuhan ng bagyong Agaton. Ayon sa PNP Bicol, gamit sa mga pulis mula Bicol ang kanilang search and rescue equipment na may desalination capability. Nakapagbigay na umano ng kabuang 8,900 liters ng tubig sa 431 households ng Barangay Zone 14 by Leyte. Nitong Biyernes Santo tumulog sa Region 8 ang piling kapulisan mula PNP Bicol upang tumulong sa mga nasalanta ng dumaang bagyong si Agaton. Mula sa Bicol, Melvin Machado, nagulat sa pilang may todong lakas, TWIZ. Thank you, Melvin Machado. That's what I'm saying. Long term effect, no? Yung malakas na bagyo, no? Hanggang ngayon, well, at least may mga tumutulong at naniipsan. Yung pagdurusa po ng ating mga kababayan dyan sa mga lugar na talagang tunay na tinamaan nitong si Bagyong Agaton. Mula po naman sa Central Luzon, mula po sa Naga, tako tayo Central Luzon. Johnny Gole, Johnny, go ahead please at 10:48 in the morning. Yes, kasama nga Vic, magandang umaga, mayap niyabag at dakala salamat. Kabilang tayo ngayon dito sa ginaganap na deliberation itong Philippine Drug Enforcement Agency Region 3. Ito ay para sa presentasyon ng mga lugar, 7 probinsya at 2 highly urbanized cities dito sa Central Luzon ang magdideklara ng kanilang mga lugar bilang mga drug-free areas ano, at pangungunahan nito o pinangungunahan nito ni Director Brian Bibabang ang PDEA Region 3 Director. At ang Pampanga, isa doon sa mga kandidato nga doon sa mga lugar dito sa Region 3 na may mataas na accomplishment in terms of drugs ano, at isa ito yung bayan ng Magalang na magpepresenta nga ng kanilang mga barangays na itinuturing ng drug free. At alamin ko lang dito, ito kasalukuyang umaattend tayo dito sa SOM conference sa pamamagitan nitong si Magalang Deputy Chief of Police at siya rin yung drug enforcement unit officer. Police, Lieutenant Ferdinand Briton. Sir, kumusta yung ating drug campaign na dito sa bayan ng Magalang, sir? Ako po si Police Lieutenant Ferdinand Briton. In behalf po ng Magalang Police Station, ng jefe po namin si Police Lieutenant Colonel Benjamin Gabriel Jr. Kasalukuyan po tayong dito ngayon sa deliberation po ng drug clearing sa mga barangay sa Magalang. Out of 27 barangay po ng Magalang, meron po tayong isang drug-free barangay Turo. 13 na po yung drug, 14, I mean, drug-cleared. Meron na po tayong 8 na waiting na po for certification at saka 5 on process po. Mm-hmm. Para po sa campaign natin sa fight against illegal drugs dito po sa bayan ng Magalang. So ano yung ibig sabihin nito, sir? Na-accomplish natin yung ating kampanya? Yes po. Papunta na po tayo sa hopefully po ma-fulfill na po natin yung 100% natin na ano kasi waiting na lang po tayo ng certification and may 5 na lang po tayo na odd process. Okay. Tapos dito po naman tayo sa, yun po kasi yung ano natin sa fight against drugs. Ito naman po sa upcoming natin na national and local election. Okay. Kami po dito sa PNP sa Magalang, meron po tayong 27 barangays. At of 27 barangays po, meron tayong 26 polling precincts. Mm-hmm. Ang mga local police po natin na Magalang, madedeploy po sila sa lahat po ng mga polling precincts para po magbantay. Okay. Mag-augment po tayo ng ilang 20 personnel galing po sa ibang unit para po maging supplemental sa dagdag pong pwersa natin para po mabantayan ang fair and safe election po. Kamusta naman po yung kasalukuyang sitwasyon sa pagkakamayon? As of now po, continue po tayo sa pagkukondak ng random checkpoint. Pagkahuli ng mga drug peddlers at street level individuals at paghanap ng mga high value target na drug personalities para po mapanatiling natin ang safe
ang Magalang. Okay. Kami lang dito sa mga dumalo, itong ating mga representative ng mga barangay captains, ano, na kandidato na nga, yung kanilang mga lugar sa Drug Free. So, kasama rito yung local government unit, ibang mga department heads na katulong ng ating lokal na pamahalaan na dito sa kampanya kontra droga dito sa bahay ng Magalang. So, buhat ito sa conference hall. Yes, sa conference hall na itong via Zoom na conference nga dito sa deliberation ng PDEA para sa drug clearing areas dito sa Region 3. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat, simple lang ito, Dulakas D. Thank you, Johnny Gole, mula po dyan sa Central Luzon. Alright. Sige, Jun Brigula, go, Jun. Patan. Isa ang patay, habang sugatan naman ang dalawang iba pa sa kabilang dito ang isang pulis sa engkwentro na ganap sa Barangay River Vista sa Limay, Bataan. Sa report ng Limay PNP nakarating sa Campo Tolentino, kinilala ang napatay na si Charlie Mabag na sa Ustong Gulang, Subong Western Samal na aarestuin sana ng mga otoridad sa visa ng warrant of arrest dahil sa kasong murder. Batay sa investigasyon ng makita umano ni Mabag ang mga otoridad na mag-serve ng warrant of arrest, ay kagad umanong bumulot ng itak at tinaga itong si Police Staff Sergeant John Christian Corpo sa paa na ikinasugat ito. Napilitan namang gumanti ng putok ang naturong polis at napatay ang nananabang si Mabag. Samantala, isa pang katrabaho ng akusado na nagangalang Janjan Lani Pasera, 20 anyos at naninirahan sa nasabi lugar, ang di mo na isumalaki din sa mga membro ng polis, ngunit siya ay nabaril sa binti ng mga otoridad. Mabilis na din nila sa hospital ang sugat ng si Janjan Lani at si Police Staff Sergeant Corpus para sa agarang medical attention. Jun Brigula, nagulat, simple na metodo lakas, DWIC. Thank you, Jun Brigula, mula po dyan sa Bataan. Ah, okay, sige, si Marolite. Mar, go ahead, Mar. At kasamang Vic, itong sunod-sunod na patayan na ganap dito sa Laluiga na Batangas. Una, itong San Jose, mag-asawa at anak ay pinasok ito sa loob ng kanilang tahanan. Bah. Ang mag-asawa at nagamok itong kamag-anak at lango ito sa anak, itong suspect. At nung pasokin ito yung kanyang bahay ng kanyang kamag-anak, ayon kay Police Major Villanueva, Happy ng San Jose, aba, sinaksak agad itong ama at itong asawa. At dito na nakialam itong anak at nagpambuno na. Itong biktimang si Roland Hubog ay 55 years old ito kasamang Vic. At miss nitong si Maria Criselda Hubog, 50 anyos naman. Kasama itong anak nilang si Romnick Hubog, 24. Ito yung pakay ng suspect na kamag-anak din. Sa investigasyon ng San Jose Police ay lasing itong suspect at nag-amok at gustong palabasin itong si Romnick. Pero nakialam nga ang ina na wala namang lalaban sa kanya. Pero nung ito'y pasukin na, at nanaksak nito ay dito na nagpambuno itong si Romnick at saka itong suspect. At sa kasawiang palad ay bagaman sugatan itong mag-ama, napatay itong si Rionel Hubog nung ito'y maagawan ng patalim at masaksak ito. Natagpuan ito ng mga polis na nakantus ay malapit sa kanyang motorsiklo, pero binawian ito ng buhay nung ihatid ito sa hospital dito nga sa San Jose, Batangas. Kasabay din noon, kinabukasan ay merong isang pitcher naman patay rin. Pagkatapos pagbabarilin, itong biktimang si Richard Bon Vergara, nakatira sa St. Peter Subdivision, Tambo, Lipa. 36 anyos lamang ito kasamang bika. Bandang, ito'y April 19, minaman niya ng biktimang kanyang motorsiklo sa kabaan ng kalsada. Ngunit ito'y sinundan ng suspect at inulo. Binaril din ito sa ulo. Kasunod din ito, start-on-way shooting incident din naman. Isang lalaki at babae ang pinagbabaril din. Pexit na rito si start-on-way barangay Tibig. Startol naman ito kasamang Vic at pinagbabaril ang dalawa sa kasawing palad. Namatay ang babae pero buhay itong lalaki na kinilalang si George Gutierrez, 59 anyos, residente ng plantasyon Merigen, Cumba, Lipa City. At itong babae na namatay, okay, ito ay si Lorena Matira, 36 anyos, residente ng Sampaguita West, Sampaguita, Lipa City. So, inaalam kasamang Vic ano ang mga motibo ng pagpatay dito nga sa dalawa at pamamaril dito sa magkakahiwalay na insidente dito nga sa Lipa City. At yan yung tinututukan ng ating mga kapulisan dito nga sa Lipa City sa pangunan ni Colonel Cayago ng Lipa City Station na kasama ko dito. So, yan yung sunod right, na patayan. Ha? At yan ang ating mga balita mula sa Batangas. Marolite Nagulat, simpilang may tanong na DWIC. Thank you, Marolite. Mula po dyan sa Lalawigan ng Batangas, mula po sa ating Ronda Provincia, Johnny Cole, Mel Machado, Jun Brigula, at syempre
si Marolita. Siyempre, salamat sa ating mga staff dyan sa studio ng DWIC, ha, mga masipag at magagaling na mga staff natin, si Lamay, si La Joanna, ang ating mga engineer, si Winner, si Pasi, Ate Junay. Oh, ako, nangangayayat na yan. Uy, by the way, ha, nice ko palang batiin. It's nice to see an old friend. Matagal ko nang katrabaho, matagal ko na akong kasama sa hanap buhay. Isang napakabait na tao at napakagaling na broadcaster. We saw each other kahapon sa Net25. Siyempre, ang ating idol na walang iba kundi si Ma'am Corina Sanchez. Kuring! Ah, nakita kami ni Corina kahapon at talagang tuwan-tuwa po siya. Tuwan-tuwa rin po tayo sa ating pagkikita kahapon. Ayun, nag-selfie-selfie, picture-picture kami. Nag-guest po siya. Ang tabayanan po niya na yung open for business ni Cesar Vallejos ng Net25. Gines po nila si Ma'am Kuring. Ayan po. Bago po tayo mag-newscast kahapon yan. It's so good to see old friends. So good to see good people like Corina. Siyempre, namimiss na rin niya kami. Namimiss na rin namin sila. Ayun nga, nung pinadala ko sa mga dating kasama natin sa ABC, humihingi po ng reunion. Sige. Titignan natin. Anyway, we only have 2 minutes to go bago mag-11 o'clock ng umaga. Araw po tayo ng Wednesday ngayon. Marami ho mga kaganapan sa palipaligid. At dyan pa rin ho dapat ang ating lubusang tuwirang pag-iingat sa pandemya, ang ating pong pagsunod sa minimum health standards. Face mask, sige lang, face mask pa rin. Kahit sinasabing bumababa, pero sabi nga ni Secretary Duque, may mga 14 na lugar na medyo nakikitaan po ng pagtaas. I-maintain lang po natin sana yung mababa at ingat po tayo. Well, ang hirap po sabihin, no? Dahil ang dami nga mga political activities na mangyayari, ang dami nga political activities na magaganap itong mga darating na araw. So how can you say that? So tignan nun natin kung ano mga mangyayari. Basta tayo ho, nasa atin ho ang pag-iingat, nasa katawan po natin ang palaging pag-iingat po sa sarili, ay nangangahulugan pag-iingat po sa ating kapwa, tigit sa lahat sa ating mga mahal sa buhay. At syempre, ang lagi ko pong sinasabi, ang lahat po ng ito, hindi bibigay sa atin ng Panginoon kung hindi natin kaya. At kapag hindi na po natin kaya, siya na po ang gagawa ng paraan. Panalangin. I'll see you tomorrow. Ito po ang Servicio de Boss 882. Yes, Show Tapacio. Susunod na with Attorney Freddy Tapacio and Talas Saldivar. Servicio de Boss 882.